Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan, it's Dr. Vito po ang inyong Mindoreñong manggagamot. Magbibigay na naman po tayo ng mga simple tips na pasok sa masang Pilipino kung ano po ba ang mga paraan na maaaring makaiwas po tayo na makakuha ng COVID-19 sa ating paligid kapag po tayo ay lalabas po ng ating bahay. Kailangan na po kasi nating humarap sa new normal at kailangan pong pag-ibayuhin po natin ng ating pag-iingat. May mga kapabayan at mga pasyon at tatanong na humihingi po ng mga simple tips kung papaano po ba tayo makakaiwas, nakakuha ng COVID-19 kapag po tayo ilalabas ng ating bahay. Number one po na kailangan natin is alamin po natin kung ano po ba ang mga gamit na kailangan nating dalhin. May mga gamit po ako dito na pasok po sa inyong budget at ito po ang ating kailangan i-practice. Kailangan po natin magdala po ng alcohol, at least po mga 60-70% isopropyl alcohol. Kailangan nyo pong i-disinfect ang inyong mga kamay. Paglagay po ng inyong alcohol, syempre po, meron po tayo siguro mas maganda kung uugaliin nyo po ang magdala po tayo ng ating gloves. Kasi po yung bawat hahawakan po natin sa labas po ng ating bahay o kung meron tayong pupuntahan, eh pwede po tayong makahawa po ng sakit. Kaya po ito po, susuot ko po yung gloves po natin. Ito po. So kahit anong gloves po, either clean gloves or surgical gloves, medyo may kamahalan lang po mga kapatid. And next, hindi po tayo pwedeng lumabas po ng bahay na wala po tayong face mask. For example, ito po mga KN95 na matagalan pong pwedeng gamitin po. Pwede pong labahan kung tayo po ay kulang sa ating budget. So, pagsuot po natin, meron pa po tayo kailangan na dalhin paglabas po natin dahil sa implementation po ng iba pong patakaran ng ating, depende po yan sa munisipalidad. Huwag po natin kakalimutang magsuot po ng face shield. Kasi po, ito po yung mga kailangan na kailangan po natin para kung tayo lalabas po, para hindi po tayo makakuha po ng impeksyon sa ating paligid, sa ating mga nakakasalamuha. Kasi po ito po ang ating mata, ilong, bibig, ayan po yung mga point of entry po na pwedeng pasukan po ng virus. At ang ating mga kamay, kung walang gloves, yan po kasi ang isa sa mga paraan din po kung paano po tayo makakakuha ng ibang mga sakit sa ating paligid. Kasi ang ating kamay, yan po kasi ang ating way para mag-explore. Diyan po tayo nangangailangan ng trabaho natin gamit ang ating mga kamay. So huwag nyo pong kakalimutan. And syempre po, before po kayo malis ng bahay, huwag po nyong kalimutan uminom po ng vitamins para po lumakas ang inyong immune system. So ito naman po yung mga kailangan na kailangan nyong gamit bago po kayo lumabas po ng bahay or ng inyong sasakyan kapag po kayo ay may gagawin pong trabaho or mga errands na gaya ko po mga doktor. May mga errands din po akong ginagawa kapag wala po ako sa hospital. So ito po yung mga kailangan na kailangan po natin na tandaan. And syempre, paglabas po natin, syempre dapat alam natin yung risk na pwede tayo makakuha po ng virus or ng COVID-19. So number one na kailangan nyo pong tandaan, tandaan ito mga kaibigan, avoid close and longer interaction. Ibig sabihin po, huwag po tayong matagal at huwag po tayong masyadong malapit po kapag po tayo ay nakikipag-usap sa kapwa natin kababayan kapag po tayo ay may mga errands. And second, kailangan po nating i-maintain ang social distancing of at least 6 feet para po hindi po tayo masyadong malapit po sa ating mga kausap. Dahil syempre hindi naman po lahat ng ating mga nakakasalamuha ay nagpa-practice po ng coughing etiquette para po sa sarili nating proteksyon. And number 3 tips is ating i-prioritize yung outdoor space for more ventilation. Kasi nga po kapag tayo ay pumapasok po sa mga ibang establishment, marami po tayo diyang pwede pong makuhang mga sakit, lalong-lalo na po kung ang ating mga kasama po ay bumahing na hindi po natin alam, na hindi po tayo nakakover po o wala tayong face mask o yung ating mismong nakasalamuha ay wala pong face mask. So sa outdoor po kasi, ang ating mas na-ventilate tayo, hindi po na-recirculate po ang hangin. Yan po yung pinaka-safe po na paraan na tayo po hindi makakakuha ng virus. Number 4 tips is
interact with people wearing face mask and face shield. Syempre po, yan ang ating kailangan pong tandaan at i-practice kapag tayo makikipag-usap sa kanila or meron tayong mga ibang agendas. Kailangan po natin siguraduhin po na sila po ay naka-face mask at naka-face shield para po hindi po tayo mahawa ng ating mga na hindi nakikitang kalaban. Okay? Number 5 tips is, ito po, napaka-importante. Syempre, kapag lalabas po kayo ng bahay, napakaswerte po natin kung doon lang po tayo pupunta sa ating lugar. Kapag po tayo pupunta po at may mga special order po kayo or travel order na kagaya ko din po, kailangan po natin i-review ang local order regarding preventive measures. Ito po kasi depende po sa mga municipalities kung paano po nila pinapractice po ang social distancing at the same time, yung kanilang mga implementation orders kung paano po mapaprotektahan ang mga kababayan po natin para hindi po magkaroon o di mahawa po ng COVID-19. Syempre po kasi doon sa mga ordinance po na yan, doon natin makikita per establishment kung meron po ba tayong mapapansin na visual reminders. Ito po ay pagpasok po ng building or sa loob po ng building meron po kayo nakikita po na i-remind po kayo kung paano nyo po na practice ang cough etiquette, social hygiene at the same time, mga DOH reminders po regarding sa updates ng COVID-19 sa ating lugar. And syempre, tingnan po natin sa ating mga pupuntahang lugar kung meron po tayo matatagpuan na physical barriers po. Para po ba siyang plastic po? Na hindi po tayo direktang makaka-contact po sa ating mga kinakausap kapag meron tayong mga errands. Meron po tayong visual reminders. At the same time, may mga physical barriers po tayo na available po sa mga lugar na po na yan na pwede tayo maprotektahan po. At the same time, mapapractice po natin ng maayos ang mga preventive measures na implemented po sa ating lugar. And syempre po, pinakalas, paglalabas po tayo ng bahay before po tayo lumabas, kailangan po nating manalangin po sa ating Panginoon na tayo ingatan po sa ating mga agenda, sa ating mga errands. Kasi po ang panalangin po mismo ang magpoprotekta rin po sa atin dahil hindi po tayo hayaan ng ating Panginoon na magkaroon o mahawa po tayo ng COVID-19. Kaya po, meron po tayong verse po na matatagpuan po sa Psalms 121 verse 7. The Lord will keep you from all harm. Napakasimpleng salita po kapatid, yet napaka-powerful po ng verse na to. Isipin nyo po kapag nanalangin po kayo, binabalutan po kayo ng proteksyon ng ating Panginoon. At higit po sa lahat, huwag po tayong makalimot po muna mag-ask sa Kanya ng tulong. Nagabayan po tayo, padalhan po tayo ng anghel kung saan man po tayo pupunta. Maraming salamat po. And don't forget po na ito pong ating mga kailangang gamit ay kailangan nyo po itong suot bago po kayo lumabas po ng bahay. And again, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Mapagpalang araw po sa ating lahat.